you know, hey, what's up guys? Forget the Rider here. And today's another episode of my Moto Vlogs. Yeah, ngayon tayo ulit nakapag-intro ng ganun na. Hindi ko na ginagawa yun ha. Okay. So guys, sa mga last two vlogs natin, alam niyo naman na siguro no, na tayo ay kasali po sa QCEC V3 Endurance na sa ngayong taon ay 800 kilometers po in 18 hours, no? Dito sa QCEC, si Motodek po yung isa sa mga icons po nito, no? Dahil last two endurances ay kasama po siya, no? And isa po siya sa mga talagang inabangan dito sa endurance na to, no? At for this year's endurance nga ay may mga nagtatanong kung kasali siya, but unfortunately, alam ko, nabanggit na rin naman ni Motodek yun sa isa niyang vlog na quit na siya sa mga endurance. Even nga po sa Boss Ironman ay hindi po siya sumali, no? Since tayo po ay kasali sa isang endurance ride, ano po ba yung ating mga karapat-dapat o yung mga dapat nating gawin na paghahanda? Disclaimer lang po pala, no? Ito po ay mula sa isang first-timer sa endurance at hindi sa expert na sa endurance. Kung expert ang hanap nyo, hindi po ito yon. So, ang atin pong mga kailangan sa paghahanda ay number one, i-familiarize ang ruta. Kailangan natin i-familiarize ang sarili natin sa ruta dahil ito po yung dadaanan natin para hindi tayo magkaroon ng ligaw at para hindi tayo mahirapan sa pag-complete ng mga task, no? Mga photo ops, mga checkpoint at mga gasoline stations. So, ibig sabihin ba, weekend rider, dapat unahan ko na lang punta yung endurance? Hindi naman necessary, pero may mga iba ginagawa po yon. Ang tawag po natin doon ay recon. So, sa recon po, ang ginagawa natin ay pinupuntahan natin yung ruta ng endurance as if endurance day na, ano, para makita natin kung ano ba yung mga i-expect, kung tayo ba yung magkakaroon ng ligaw factor, tayo ba ay may madadaanan na aksidente or mga mahihirap na ruta, malalaman natin doon, no? Kami po personally ni JC Ride Vlogs ay nag-recon kami, pero dito na sa may bandang Bungabon na po, kasi ito yung ruta na hindi pa namin nadadaanan ever since, no? Ito yung hindi namin alam. The rest of the way, nadaanan na namin at least once or twice. Kaya no need na sa amin na i-recon pa yung mga lugar na yon. Kayang-kaya naman na. Si Bungabon lang talaga, no? Especially twisty siya, kaya talagang kinailangan namin na puntahan. Okay, number 2. Dapat po ang inyong motor ay kondisyon. Tama. Dapat po nakakondisyon ang lahat ng parte ng motor nyo, mapagulong. Tinitignan po yun sa inspection. Kung ang inyong gulong ay ride worthy pa. Okay. Tapos ang brake pads, syempre, medyo may mga parts na hahataw-hataw ka, lalo na kung medyo malilate ka na, no? So, dapat make sure mo na yung brake pad mo, mura harap hanggang likod ay gumagana at makapal pa. Huwag yung manipis at baka sa ride mismo ng endurance ka maubusan, eh magkamot ka ng ulo, no? Tapos of course, dapat lahat ng ilaw, left, right, high, low, dapat lahat po yan ay working. And then, harap, likod na brakes, dapat working yan. Pagka meron pong isa dyan na hindi gumagana, tayo po ay madi-disqualify at hindi tayo makakalaro. And then of course, change oil, no? Yan, yan yung basic na maintenance sa ating motor. Pero kung kayo may nararamdaman kayo sa motor nyo na medyo kakaiba, ay make sure na mapatignan nyo po muna, no? Mahirap po masiraan sa endurance. Imbes na mag-enjoy ka na lang at tapusin yung endurance mo, ay sasakit pa ang ulo mo, ma-stress ka pa. Number 3. After ng motor mo, syempre sarili mo naman, no? Dapat tayo po ay prepared din in terms of gear muna. So dapat complete po tayo. You have your gloves, no? Dapat meron tayong gloves. And then meron tayong boots. Ayan, meron tayong boots. And then body armor. And then Kevlar pants. Kung meron kang elbow and knee pads, pwede mo naman ipatong sa medyo makapal-kapal mo ng jacket. Tapos yun na, pwede na po yun. And of course, your helmet. Number 4. Yung physical condition nyo naman na, no? Dapat kayo po ay physically fit to endure, no? Yung endurance. Endure ang endurance po, teks yan.
So ang need nyo na lang pong gawin ay to prepare yourselves physically and mentally, no? Mentally! Of course, mentally, yung kakayanin ko ba to? Baka di ko kaya. Siyempre, condition nyo na, sarili nyo na, tatapusin ko to! Kahit na anong mangyari, no? Motodeck nga eh, yung QCAC V1, kakapanood ko lang kagabi. Di ako papayag na di matapos to. Ayan! Dapat ganon ang thinking. Di ako papayag na hindi to matapos. Yan, para talunin mo yung katawan mo, no? Then, physically, tayo po ay huwag magpupuyat-puyat, no? Dapat maganda po ang ating tulog a few days before endurance, no? Kasi for sure sa endurance, mapupuyat ka. Pero dapat bago ang endurance, hindi ka pupuyat. Kasi kung ilang araw ka ng puyat, tapos darating ang endurance day, nako, baka sa endurance ka pa pumutok, di ba? I make sure mo na ang puyat day mo lang ay yung endurance. Huwag kang magpupuyat ng hindi pa endurance day. Kasi ikaw po ay mahihirapan. Okay, number 5. Ito na yung ating last na essentials natin, no? Okay, ang kailangan nyo po ay mag-stock ng pagkain at inumin. Sigurado po, hindi kayo magkakaroon ng proper meal sa endurance day. Makakain ka lang pag tayo po ay hihinto para sa jingle. Tayo po ay hihinto para magpa-picture, photo ops, at checkpoint. Okay? Pero depende pa rin kung kayo po ay maraming time na i-spare at kaya nyo pang mag-fine dining, no? Or mag-kain ng normal. Pwede naman, pero normally kasi sa mga napapanood ko ay wala ka na talagang time. Kaya ang gagawin mo na lang ay mag-i-stock ka na lang ng power bars, no? Yes, power bars po. May mga nabibili po na parang chocolate bars na complete meal na siya or complete diet na siya, no? Diet ba tawag doon? Basta parang pag kinain mo eh, pwede ka ng ano, pwede pang ano ng meal, pang skip, hindi, ano ba, pang replace, panandalian ng meal. Pwede ka rin magdala ng saging o kaya ng nilagang itlog. And of course, don't forget your handy dandy energy drink, no? Kung ano man po yung inyong preferred, Red Bull, Sting, Cobra, Lipobitan, Monster. Ayan. At least magdala ka ng ano mo, iinumin mo para ma-aid ka, no? O kaya kape. Kung hindi ka mahilig sa powered, sa energy drink, eh mahilig ka sa kape. At magdala ka. Last but not the least, no? Pang number 6 na advice po natin for the endurance, no, preparation natin ay ang magdasal. Bago, during, and after the event, tayo po ay magdasal para sa kaligtasang natamo natin, no? Don't forget to ask for protection and guidance habang tayo po ay nag-endurance. Importante po yun, no, para sa ating safe na paglalakbay. Okay, that's all for today, guys. And enjoy nyo na lang po yung endurance natin, no? Thank you for watching. Paalam! Babush!